Hi everyone! Welcome up to Solid Tech Reviews. So, nandito sa atin ngayon guys yung isang phone na matagal nyo nare-request sa channel natin na ma-feature. At ito yung isa sa mga phone na talagang kino-consider ng mga mahilig sa games. So, yung mga gamers, mobile gamers. So, ito guys yung ZTE Red Magic 5G. Pero hindi lang yung basta Red Magic Transparent Edition. Okay, so before natin i-open tong box guys, gusto ko lang sabihin na intended talaga for Chinese market yung Red Magic Transparent Edition. Kaya medyo mahirap talagang makahanap ng phone na to dito sa Philippines. Mabuti na lang, meron ito sa Shandy, Philippines sa 1208 Masangkay Street, Tondo, Manila. So check nyo dun guys yung Red Magic 5G Transparent Edition para sa updated pricing. Hello pala sa Shandy. Okay, so makikita naman natin guys sa box na hindi talaga to typical na phone. Pang-gaming talaga siya. Kita nyo naman. No? Meron tayong logo dito ng Nubia. Oo nga pala guys. Paano nyo ba pinopronounce yung Nubia? Nubia. Pero okay, prefer lang talaga Nubia. Okay, so anyway guys, makikita natin dito sa harap yung naka-engrave na parang blueprint ng Nubia Magic 5G. Tapos, yun lang naman. Kulay black yung box all over. At dito naman sa likod, makikita natin yung basic specs ng phone. Problema lang, nasa Chinese language. So, kung gusto niyo ma-figure out kung ano yung mga nakasulat dyan, abangan niyo yung full review ni Sir Rich Montan ng Gadget Sidekick at Xiaomi Review. Ita-translate niya lahat yan, guys. At yung variant na bubuksan natin ngayon, guys, ay yung 12GB, 256GB na internal storage. Okay, so open natin to guys. Okay, so pagbukas natin, makikita agad natin, guys, yung sobrang gandang design ng Red Magic 5G. So, meron siyang transparent na likod, guys. Tapos makikita nyo guys yung internals niya sa loob. Pero mamaya explain ko kung ano yung nasa loob niya. Sobrang ganda ng design. Isa to sa pinakamaganda ng design ng phone na nakita ko guys. Hindi siya necessary actually sa lahat ng phone. Pero yung makakita ka ng transparent yung likod para makita mo internals. Ibang experience. So tingnan muna natin yung ibang laman ng box. Okay, so meron tayong tatlong maliliit na box pa dito guys. So itong una. Ay dito guys nakalagay yung kanyang 55 watts na charger. So hindi nyo na kailangan bumili ng separate na 55 watts na charger para dito sa Nubia Red Magic kasi meron ng kasama out of the box. Ayan oh. Ayan. Okay, yung sumunod naman ng maliit na box ay ayan oh, cable. Kaya medyo magastos sila sa box kasi pwede nang kasama sana doon. Pero anyway, ayan. Kulay red naman yung mismong cable pero yung bawat dulo ay color black. At lastly guys, itong pahabang document sleeve. Syempre, nandito sa loob yung SIM ejector tool tsaka mga documentations. Yes, wala siyang jelly case or case, PPU case na kasama guys, out of the box. Ang question, bakit gugustuhin mong lagyan ng case yung ganito kagandang likod ng phone? Ang ganda talaga guys. Okay, so bago natin guys, i-run down yung specs ng Nubia Magic 5G Transparent Edition. Yung nakikita nyo guys sa likod, yes, transparent at merong mga internals. Halimbawa, makikita natin dito yung fan, yung Qualcomm Snapdragon 865 na chipset, yung LPDDR5 na memory, and so on. Pero yung nakikita nyo guys sa loob, plastic lang yun. Design lang talaga siya. So, transparent edition, pero hindi talaga legit na transparent yung likod para makita mo yung totoong internals. Siyempre, kailangan nila guys protektahan yun. So, nandun pa yun sa pinakailalim. Okay, so pag-usapan muna natin guys yung full specs ng Red Magic 5G Transparent Edition. Okay, so dito muna tayo guys sa design. Sa taas ng Red Magic 5G, meron tayong microphone tsaka audio jack. Sa left side naman, meron tayong gaming mode switch. Sa tabi niyan, merong holes or grills for hot air para lumabas. Microphone, pogo pins, or accessory pins. Sa right side naman, meron tayong shoulder triggers. Tapos isa pang exhaust grill, volume rockers, power button, at isa pa ulit shoulder trigger. Sa ilalim naman, meron tayong SIM tray, microphone, USB-C port, at speaker grill. Sa harap naman, nandyan yung front-facing camera, earpiece, at screen protector. At finally guys, sa likod ng Red Magic 5G, nandyan yung LED flash, triple camera setup,
At dun sa pinakagitna, nandun yung Red Magic branding na RGB light. So, na-activate yan kapag sunitch natin yung gaming mode at pwede nating ma-customize yung colors. Okay, konting impression lang guys dun sa design ng Red Magic 5G. So, yung likod niya guys, sobrang slippery guys, sobrang glossy, fingerprint magnet, smudge magnet, lahat-lahat na. Yes, maganda siya design-wise kasi nga transparent, pero hindi siya ideal talaga kung walang case. And yes, binabawi ko yung sinabi ko kanina na okay lang na walang case. Well, kailangan pala talaga. At wala ding waterproof rating itong Red Magic 5G, which is obviously na dapat naman kasi nga merong exhaust grills doon sa magkabilang side or butas na madaling mapapasukan ng tubig, pati ng alikabok. So, kailangan nyo talaga guys, ingatan yung phone na to. Tapos, medyo awkward yung placement nung power lock button kasi medyo ang baba. Siyempre, dahil meron ng shoulder triggers doon sa magkabilang side, kaya siguro ganyan yung placement. Pero, huwag niyong kakalimutan yan guys. And by the way guys, yung kanyang SIM tray ay dual SIM. Walang SD card slot, so hindi siya expandable memory. Okay, doon naman tayo guys sa display. So meron siyang 6.65 inches AMOLED 1080p display, 388 ppi, at syempre huwag natin kakalimutan, 144Hz na screen refresh rate. Pinakamabilis guys yan na screen refresh rate sa ngayon. At bukod sa 144Hz na screen refresh rate, meron pa siyang 240Hz na touch sampling rate. So pagdating sa responsiveness ng screen, kapag nage-games ka or kapag ginagamit mo siya, wala tayong magiging problema sa delay. At syempre, malaking advantage yan sa mga nage-games. At supported din ang display ng Red Magic 5G ang DCI-P3 color gamut at HDR10+. At meron pa siyang Tube Rainland Certified. Yung Tube Rainland Certified na yun guys ay malaking factor kasi nga gaming phone to. So kung matagal mo siyang ginagamit dahil sa pag-games mo na hindi ko nare-recommend, mapoprotektahan pa rin yung mata mo. At lastly, sa display guys, meron siyang in-display fingerprint scanner na mabilis din katulad nung Nubia Play na na-review na rin natin dito sa channel. Okay, next guys, naka Android 10 na tayo out of the box. At on top of Android 10, meron tayong Red Magic 3.0 na launcher. At masasabi ko guys, dun sa launcher ng Red Magic, well, almost stock Android siya, okay naman. In fact, wala siyang bloatware guys. At very customizable. So, pasado naman siya. At pagdating sa variants guys, mag-vary to sa bibila nating store. Pero itong nire-review natin na Red Magic 5G Transparent Edition, ay meron 256GB na internal storage at 12GB na RAM. Pero yung ibang normal versions, merong 128GB, 128GB, at 256GB. At syempre guys, huwag natin kalimutan yung kanyang chipset, Snapdragon 865 7nm Plus. So check natin yun guys yung kanyang AnTuTu benchmark. So meron tayong total score guys na 596,443 na AnTuTu benchmark score. At sobrang impressive dun guys. At expected na rin naman kasi nga gaming phone to plus latest pa yung kanyang internals. Okay dun tayo guys sa gaming performance. Well of course, kagaya din na ina-expect natin kahit na hindi na natin to itest sana o bigyan ng sample, na generate niya lahat ng graphics sa Asphalt 9, sobrang smooth, walang lag. Ang perfect na experience guys. Plus yun nga, wala pa siyang notch. So walang sagabal habang naglalaro tayo. Okay, yung kanya namang shoulder trigger buttons guys, na mukhang fingerprint scanner sa gilid. Mukha talagang ganun guys kasi hindi siya physical. Hindi katulad nung sa Black Shark 3 Pro na review na rin natin dito sa channel. And to be honest, mas gusto ko yung physical trigger buttons ng Black Shark kesa dito, Nubia Red Magic 5G, tsaka dun sa Nubia Play. Kasi mas napifeel mo yung pagpindot mo dun sa trigger buttons kesa dito sa Nubia Red Magic. Pero pagdating sa responsiveness naman, okay naman siya. Responsive naman, kagaya na makikita nyo, bawat pindot ko, wala naman delay whatsoever. Yun nga lang guys, uulitin ko lang, sa katulad ko na pawisin yung kamay, magkakaroon kayo ng paminsan-minsang mga issue pagdating sa responsiveness.
At konting reminder lang guys, yung gaming mode switch dun sa left side, huwag niyong i-off habang nagigames kayo kasi madi-disabled yung shoulder triggers. Okay, so dun tayo guys sa triple camera setup nyo sa likod. So meron tayong main shooter na 64 megapixels, 1.8 aperture, at hindi yun basta-basta 64 megapixels guys na main shooter. Meron yung Sony IMX686 na sensor. Plus meron pa tayong ultra-wide na 8 megapixels at macro lens na 2 megapixels. At kagaya na makikita nyo sa photos, sobrang sharp, maganda yung color balance niya, napaka-natural. At binago guys ng Nubia Red Magic 5G yung impression natin na dahil gaming phone, hindi maganda yung camera. Maganda guys yung camera ng phone na to. At kagaya na makikita nyo naman, itong 4K video niya, napaka-stable guys kasi habang naglalakad si Sir Rich Montan ng Gadget Sidekick, makikita nyo na hindi ganun ka-shaky yung video at sobrang linaw pa. Pagdating lang sa selfie video guys, hindi siya ganun ka-stable. Medyo shaky siya pero okay naman, malinaw pa rin. Okay, lastly guys, doon tayo sa battery. So meron tayong 4,500 mAh na battery, which is medyo maliit considering nga na gaming phone to, so dapat lagpas 5,000 sana para lang naman sa akin. At sa PC Mark test guys na ginawa namin, umabot lang ng 12 hours yung kanyang screen on time. So paano pa kaya guys kung nage-games tayo? So medyo nakaka-disappoint ng kaunti yung battery life dito sa Nubia Red Magic. Pero guys, pagdating naman sa charging, doon siya bumawi. So meron tayong 55 watts na charging brick out of the box. At umabot guys ng 36 minutes lang guys. 36 minutes from 6% to 100%. At kung sakaling iniisip nyo kung umabot ba talaga ng 55 watts, yung charging speed niya, umabot guys ng 54 watts. According dito sa Omni Mini Digital Power Reader. So, gamit guys yung device na to, makikita natin kung hanggang saan umaabot yung speed nung charger natin. So, shoutout pala sa Omni for providing us this watt meter. Pati na rin guys yung extension cord na to na merong tatlong USB port for charging na compatible guys sa halos lahat ng devices natin. So available na guys itong power cord at saka watt meter sa kahit anong hardware dito sa Philippines. Okay, so dun tayo guys sa price. So magkano ba guys yung Red Magic 5G Transparent Edition? So sa Shandy Philippines guys, meron siyang price na 37,000 pesos as of June 15, 2020. Pero para sa mas updated na pricing guys, pwede nyo silang kontakin sa kanilang FB page. Nandiyan yung link sa description sa baba. At bago tayo magtapos guys, gusto ko lang i-remind kayo na si Sir Janus ng Pinoy Tech Dad ay merong ongoing giveaway ng Redmi Note 9S sa kanyang channel. So nandiyan yung link ng video na yun guys para makita niyo yung mechanics. At abangan niyo din yung full review ni Sir Rich Montan ng Gadget Sidekick at Xiaomi review dito sa Red Magic 5G at ganun din sa channel ni Sir Janus ng Pinoy Tech Dad. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.